So yun, panibagong araw at panibagong video na naman ang ating gagawin. Magpapalit nga pala tayo ngayon ng ating ball race at malagotok na siya. So yun, pinaklas ko na yung mga fairings niya sa harap. Mga lahat baklasin. Hindi ko na binidyo kasi medyo ano, matagal at matrabaho. Maraming kakalasin. So yan, ito na yung video ko. Pinakita ko na sa inyo na nakalas ko na yung mga dapat kalasin muna. Tapos ngayon, kakalasin ko na yung kanyang tornilyo ng ball race. Yan. So yan, makikita nyo. Talagang ano, may kalakalawang na yun. Tapos kaya ng kamayin. So lumuwag talaga siya. Lumuwag siya. Kaya kada pleno lumalago to kayo, kinalawang na. So yun, makikita nyo yung bulitas, may kalawang. At saka sobrang respect yung bulitas. Ilagyan ko ng grasa, bulitas na may grasa, na may kunting bulitas yun. So hindi natin tinipid sa grasa, talagang pinuno ko siya ng grasa. Yan, pinuno ko yan, dinamihan ko talaga siya para siguradong ano, smooth na smooth. Kasi hindi, ba't natin titipid rin sa grasa, marami tayo. At saka ang ginagamit natin grasa is Hytin. So yan, para siguradong hindi siya ano, kahit ano, hindi siya kakalawangin basta basta dahil hindi natin madalas na natse-check or hindi natin nakikita yan eh. Kaya kailangan na natin siguraduhin na pag ginawa natin is maayos at sigurado. Kaya hindi ko tinipid sa grasa. Tapos yun, naisalpa ko na nga yung tipos. Naibalik na natin. Ang discarte ko dyan,
sa ganyan, bago ko tinitimpla yung ano, kasi kailangan mo timplahin yung higpit at luwag niyan eh. So hindi pwedeng sobrang higpit, hindi pwedeng sobrang luwag, kailangan tama lang. So ang ginagawa ko, inihigpitan ko siya muna ng todo. So yun, higpitan ko siya ng todo, tapos para lumapat siya, higpitan ko siya ng todo. Tapos pag nahigpitan ko na siya ng todo, saka ako ngayon magtitimpla ng higpit at luwag, saka ako siya tatansyahin, yung tamang higpit at tamang luwag. Kaya kailangan higpitan mo siya ng todo muna para lumapat yung bearing at saka yung cone. Sumaga, maglapat talaga sila muna, saka sumakto talaga siya dun sa pinaka ano, magpit din yung cone dun sa kinalalagyan niya. Kaya hinihigpitan ko siya ng todo muna. Sobrang higpitan ko siya sa ano, sinasagad ko. Sobrang higpit na nung ano, halos di mo na maikot yung ano, yung pinakatipos niya. Tapos yun, ayan, hinihigpitan ko siya gamit ang katala. Ayan, ang malupit pa dyan, yung binili ko na spanner, nawala. Kung kailan gagamitin ko, nasaka naman nawala. Kaya bad trip, dali na naman tuloy yung ano, ginamitan na naman tuloy natin ng pokpok yung ano, imbes na spanner na yung panghumpit at saka panluwag eh. Bibilihan ko rin ng ano yan, ng sakto talaga dyan na ano, 32mm, para hindi na natin gamitin ng katala. Yan, may higpit, nakita nyo ang higpit. Tapos pinipihit-pihit ko siya. Yan, pinadya ko siya sobrang higpit para lumapat. Tapos ayan, nasalpak na natin. Yan, salpak ko na siya. Tansya na natin, natimpla na natin yung tamang higpit at luwag. So, titesting naman natin ngayon na nakakabit na yung manubela. Ayan, oo, di ba? Wala nang ano, dire-diretso na, hindi na wala nang ano, hindi na stack up. So sobrang lambot na nung ano, nung manubela. So yun, hanggang dito ko na lang, at ibabalik ko na yung mga dapat ibalik. Salamat sa inyong panonood, at sana may konti kayo natutunan. Hindi masyadong detalyado ang video natin, kasi tayo lang din yung nagbibideo eh. So wala tayong taga-video, kaya paano lang tayo, pasundot-sundot lang. So hindi natin talaga may pakita na ano, pero at least first time kong ginawa yan, sinubukan ko lang din. Kasi kala ko mahirap eh, kaya naman pala eh. Basta gusto mo. Thank you. Bye guys.